Alam niyo ba na nilalagyan ng mesh o parang kulambo yung site ng herniation sa indirect inguinal hernia dun sa para to dun sa mga taong merong luslos, mostly males na merong luslos dun sa singit. Itong nakikita ninyo sa picture ngayon, yan ay yan yung mesh na nilalagay. So mesh basically parang nga siyang kulambo eh. Parang it's a material that is placed into the surgical site ng kung saan merong herniation to induce fibrosis para yung dating mahina na part ng anterior abdomen ninyo kapag meron kayo luslos ay magkakaroon ng fibrosis at potentially lalakas yung area na yun. Okay? So, pakita ko lang yung pasintabi. Drawing lang naman. Drawing lang naman yan, ha? So, ito yung bandang singit ng lalaki, ha? Na merong luslos. Once na-repair na yung mismong hernia, pinipreserve ito. Ito, tawag nyo, spermatic cord. Kapag pababa yan, spermatic cord, didiretso yan dun sa testicles ng lalaki. It's going up there. Tinatawag niya ilioinguinal nerve. Okay, that's nerve. Pinipreserve din yan. Tapos sa ilalim, ito yung kulambo. Yung mesh na nilalagay. And mismo yung mesh na nilalagay. Dali ah. Yan mismo yung mesh na nilalagay. Pinapatong siya. Sa ilalim niyan, yan, nandun na yung ni-repair na hernia. So, meron niyang sack. Yung butas, may lumalabas na sack doon ng ang laman ay taba or bituka. Naibalik na yun sa loob. Naitali na yun. Natahi na yun. Pero, parang technically, naayos mo na after that move. Pero, kailangan mo pa siya lagyan ng mesh. Ng ganito. Okay? Yan. Yung mesh na yan. Okay? Ilalatag mo ng maigi dyan nang hindi nasasakal, hindi naiipit yung mismong spermatic cord at yung nerve. Kasi pag nagkaroon ng pagkaipit dyan, pwede mabawasan o mawala ng blood supply yung testicle, yung itlog mismo. Pwede mamatay yun. So, yung mismong itlog. So, that's a problem. Kaya maingat na nilalatag yung mesh dyan. Iniingatan din na hindi maipit yung nerve so that hindi magkakaroon ng chronic pain yung patient, ha? Kapag katapos ng repair. Okay? So, dapat maganda yung pagkakalapat, flat, and it should reach yung, it should be under the fascia. Yan. And after a few months, once that is placed, it will induce fibrosis. Mangangapal yung area na yan. Yung dating area of weakness, titigas na. At mas-strengthen na. At magiging mas maayos na yung part na yan. And theoretically, dapat hindi na magkaroon ulit ng luslos. But always, all procedures can have a risk of recurrence. So, meron pa rin risk of recurrence kahit maglagay na mesh. So, yung ibang problems with the mesh is that the body rejects it. And sometimes, it can have an infection. So, kailangan mo tanggalin yung accessory na yan, which is a little tedious and a little complex, lalo na kapag nagkaroon na ng fibrosis dyan. Kasi dikit-dikit na yan by that time. Yun yung gusto mo mangyari. Pero kung nagkaroon ng problem, mahirap siyang i-repair. So, yan yung ginagawa sa mga pasyenteng may luslos, electively. Okay? Basta clean yung site, walang ibang source of infection, source of ano hinahanap na term. Why is it escaping me? Alam ko yung gusto sabihin. Pero nawawala. Anyway, at least I just want to introduce you to this concept ng ito siya in real life. Dati nga doon sa surgical book namin,
In some parts of the world daw, they just sterilize, as in literal na kulambo, in remote places in the world. Sinesterilize nila yun dahil sa unavailability ng mismong surgical mesh. At least dito naman sa Pilipinas, swerte tayo, available yan in most hospitals. And patients can be treated with this type of medium surgery when needed. Yung ganitong mesh. Yan mismo. Para siyang 3x5 na, ano, na index card yung size niya. 3x5. Yung maliit, mini index card. Tapos ikukorte mo lang siya. Gugupitin mo siya to the shape and configuration na gusto mo para bumagay dun sa surgical site ng patient. Okay? If you have any questions about hernia, internal inguinal hernia, hernioplasty, hernia repair, you can comment them here or you can message me directly on this platform or on any other platforms that we have. Okay? So, if there are no questions now, ako si Dr. Drew, urologist. Thanks for watching.